Ayan, so random videos po muna tayo mga kababayan. So ito po yung pagpunta namin ng Boracay. So ito po yung itsura ng Boracay mga kababayan. Grabe ang linis at ang ganda po dito sa Boracay. Yung pagbakasyon namin. At grabe. First time ko na pupunta dyan at namangha talaga ako mga kababayan sa ganda ng Boracay. Grabe, puti yung ano, buhangin. Saka ito naman yung pagsakay namin ng airplane papunta ng siyempre Boracay mga kababayan. So galing kami Davao at lumapag ng Manila. Tapos galing ng Manila po ay sumakay ulit kami papuntang Boracay mga kababayan. So marami kami dyan. So buo yung team ang pagpunta namin ng Boracay. Sina Mang Eli, Camiola, Cobras Black, Yowan Show, at iba-iba pa mga kababayan. At mga kamag-anak ni Tita, Tita Baby Love. Siyempre kasama natin si Tita Baby Love at si Sir Paul mga kababayan. Ano, sumukay na kami dyan. Sumukay kami muna ng bus papunta sa airplane. At mapag kami ng Aklan. Ayan po ang pagdating namin. So ito naman po mga kababayan ay namangha ako sa tulay, sa napakahabang tulay mga kababayan at napakalapad na ilog dito sa Abra po. Yan po yung pagpunta namin sa kina Tita Pibilab doon sa kanilang lugar. At nagandahan po ako sa tulay mga kababayan. Napakahaba at colorful, kulay orange po yung pintura sa gilid. Maganda sa mata, maganda tingnan mga kababayan. At napakahaba na tulay na yan, nasa mga 1 kilometro siguro. So ilog lang po yan mga kababayan. Pagpunta namin ay yung panahon na binagyo sila at walang kurente sa panahon na yan. Pagpunta namin po dyan mga kababayan at inihatin din namin sina Irene at saka sina Chris Marjorie at Badiday. So ito naman po ay yung hinatid ko si Nanay Lorna sa Manila noong December. At ito yung pag pasyal-pasyal ko. Dito lang yan sa Mindanao po mga kababayan. So pasyal-pasyal ako sa Surigao po yan. Dagat na yan, napakalinaw din po. At ito ay ang pagpunta ko doon sa bahay ng Key Sisters. So yan po yung tanawin dyan mga kababayan. Ang ganda. So ito po yung sa expressway sa Manila mga kababayan. Makita natin yung mga daanan sa baba kasi sa taas po yan. Napaganda ng Manila talaga. Sarap balik-balikan. At ito yung pag-uwi ko sa Davao galing sa Luzon po. Ako lang po mag-isa dyan mga kababayan kasi nauna na po sina Mang Eli niyan. At si Sir Paul po ay susunod sa Davao. At ang paglipad at videohan ko talaga po mga kababayan kasi grabe ang ganda doon sa itaas. Makita mo yung tanawin sa baba. Napakataas na po yan. Nakakatakot. Grabe ang ganda tingnan sa baba. Ayan o, nasa itaas na tayo ng ulap. Yung pag tipad po talaga ng airplane at nasa gilid ako ng sa may bintana po ako niyan mababuhayin. Kaya nagawa natin mag-video sa labas ng aeroplano. Cebu Pacific po yung sinakyan natin yan mababuhayin. At ito yung namasyal-masyal kami doon sa Cebu. Magpunta kami sa pinakalumang isa sa pinakalumang simbahan sa Cebu mga kababayan. Kasama natin dyan sina Sir Paul, ang team mga kababayan, yung kapatid niya na si Lord J, at nandyan din si Madam Yola. So pumunta kami dyan sa may simbahan pinakaunang, kasi ang unang Kristyanismo dito sa Pilipinas mga kababayan ay dumating sa
Cebu, Cebu kababayan. Kaya binansagan ang Cebu na the oldest city of the Philippines kasi siya yung unang na-develop at napuntahan ng mga dayukan. Ayan. Pumunta kami sa loob. Nasilayan natin yung kagandahan ng simbahan at grabe po dyan mga kababayan ang daming tao na punta dyan sa panahon na yan. Noon yung January pumunta kami ng Mactan at sa Cebu. Yan po yan mga kababayan. Pumunta kami sa loob. Yan dyan ang labi, ang daming tao po. At yan si Lord J, si Unji TV, kasama natin. Yan si Unji TV. At pumunta kami sa bandang gilid kasi nakipila kami doon sa para makita yung pinakaunang Santo Niño. Mga kababayan, mga brothers and sisters. So, nais naming masilayan at makita personal yung Santo Niño po na dala ni Magellan. Kaya nagpila kami dyan ng mga ilang oras. Siyempre kasama natin si Sir Paul at si ano dyan, Onji TV. Yan, may maraming mga painting sa gilid sa part of history. Dyan natin malalaman mga kababayan kung saan nagmula ang Kristyanismo dito sa Pilipinas. Particularly sa Cebu, mga brothers and sisters. Ayan o, maraming painting dyan. Magandang pagkagawa. Santo Niño Chapel. Ay, malapit na po kami dyan sa loob. Ayan, malapit na. Beware, do not tempt thieves. Ayan. So ito yung Santo Niño Magnet of Love in the... Ayan, hindi ko makita. The Love Church. Ayan, sa harap. Kasi iba po yung nandito sa kabila. Iba po din po yung nasa harap. Ito is Basilica of the Santo Niño. Ayan. Napakaluma na po ng simbahan. Ayan mga kababayan. Yan yung isa sa pinasyalan namin nung nagpunta kami ng Cebu. Ayan sila. Marami din mga tao, mga dayuhan na nagpunta dyan mga kababayan. Malapit na yung sinulog dyan kasi January yan. Umuwi kami na sa mga January 6. Yung sinulog naman mag-start ng January 9 yata. Ayan si Peking Bumbay. Kasama din natin dyan. Pasyal-pasyal kami. Grabe yung mga daming mga dayuhan galing ibang lugar. Yan, magandang gabi po. Yan yung paglaro namin dito. Dito lang. Ano lang billiard dito sa hotel. Billiard so, doon sa hotel. Po, para ma-experience lang namin. Kawain ang buhay na sa hotel. Kaya sinubukan namin so, yung laro dyan ng billiard sa hotel po, mga kababayan. At tinagtagal, umuwi na kami ng Davao. Ilang araw lang kami doon mga kababayan at siyempre sa ulit naman yung pag-stay namin doon. At salamat ka pala kay Tita PB Lab, ang major sponsor ng PB Team. At siyempre maraming maraming salamat din kay Pugong Biyahero at sa buong team kay Mang Eli. At sa lahat-lahat na po mga kababayan. So ito yung lugar na pintahan namin yun doon kami natulog nung una. Ayan, napakaganda Sea of Clouds mga kababayan. Ayan, natutulog pa yung mga ulap sa baba. Na ang gandang tingnan ng mga anyong lupa na gawa ng ating Panginoon. Grabe o. Mamamangha ka po talaga mga kababayan sa ganda ng tanawin. Sa iba't ibang lugar yung aming mga napuntahan. Kahit saan-saan mga kababayan. Balintawa? Saan daday?
Picture mo na po, baka gusto niyo pa picture. Ready po. Ini. Ya kasih di kuya. Katago. So ayun lang po mga kababayan, mga brothers and sisters, maraming salamat po talaga sa inyong suporta. Lalong-lalo na po sa Atkin at sa buong team, at maraming salamat din siyempre sa pangunguna po ni Sir Paul. At sa lahat ng team, patuloy nyo rin po suportahan ang PBT mga kababayan. Sa ating mga subscribers and followers, maraming salamat po mga kababayan. Kung hindi dahil sa inyo po, ay wala rin tayo dito mga kababayan. Siyempre, pasalamatan din natin ang ating presidente na si Pugong Biyahero sa ating kasamahan. Lalong-lalo na si Mang Edi, mga kababayan. Thank you so much. We love you all. God bless. Bye-bye.